Yan. Kamusta mga idol? And welcome again sa isa na namang Daldalaon Portion! Woohoo! Well, yes, Daldalaon Portion na naman, on street edition tayo. Well, ngayon ay pauwi na ako galing sa trabaho. And medyo late na ako nakapaglagay ng camera kasi hindi ko alam kung uulan o hindi, kaya hindi mo na ako naglagay. So, noon na-verify ko na na mainit ang panahon at maganda ang kalidad ng araw ay aking nang kinabit ang aking camera at tayo'y magdadaldala na. So, ano pag-uusapan natin ngayon? So, wala pa naman akong naisip in particular, pero noong isang araw, minakita akong motor. Magandang motor. CF Moto, yun, nakita ko yung CF Moto SR450, yun, yung parang sports bike nila na 450cc, and maganda yung tsura niya, naka open pipe pa nga yan eh. Kaya pansin na pansin siya kasi maingay, boom, tapos kulay white pa, kaya pansin na pansin siya. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Yan, hindi yan, kasi si CF Moto pala ay merong nilabas na bagong motor eh. Siguro mga ilang buwan na din, mga dalawa, tatlong buwan, naglabas si CF Moto ng bagong breed ng motor. Yan. Sabi nila eh, adventure bike daw to. Pero kung ako ang tatanungin, hindi siya adventure bike eh. Iba eh, iba ang quality ng pagkamotor niya eh. So, siguro may idea na kayo kung anong motor ito eh, no? Kasi CF Moto, bagong motor, adventure. So, alam nyo na siguro kung ano ito. Well, dahil dyan, pag-uusapan pa rin natin ito. So, ano motor ba ito? Well, ito yung tinatawag nila na MT450. Yan, medyo na-traffic tayo dito ah. MT450 ni CF Moto, yan, o 450cc din, o kagaya na nakita natin RS, SR, o diba? So, gandang-ganda ako sa motor na to. Alam nyo ba kung bakit? Tinanong ko pa. Sasabihin ko rin naman kahit hindi. So, gandang-gandang talaga ako sa motor na to. Kasi, yung forma ba niya, diba? Kaganda ng forma niya. Tapos yung pang mga nakalagay sa kanya, kung ano-anong mga abubot-abubot, ang gaganda ng mga abubot nilagay sa kanya eh. Kusabaga new line of motorcycle yung ginawa nila para sa motor na ito. Hindi siya yung simpleng motor lang na makikita natin sa kalsada. So ewan natin, hindi pa natin alam, no? So, maganda itong motor na ito kung tutusin. Gusto, kung ako nga may pera, kung halimbawa ako, meron akong 329,000 pesos, kasi yun yung SRP nyo eh. Kung meron akong 329,000 pesos, bibili ako ng motor na ito eh. O, diba? Alam nyo ba kung bakit? O, well, sasabihin ko pa rin sa inyo kung bakit. Kahit hindi, uy, happy wedding, best wishes. So, alam nyo ba kung bakit? O, bakit bibili ako ng motor na ito? Unang-una, sa mga kinapalaang nitong motor na ito eh, talagang panalo na yung 300,000 mo, isulit na sulit. Kasi yung mga kinapalaan na ito, 450cc, expressway legal. Diba? Tapos naka twin cylinder, diba? Maganda ang butaw ng makina, diba? Kasi twin cylinder, hindi pagod yan. Kusabaga sa... Tapos, naka double overhead cam. Ibig sabihin yan, pang mabilisan talagang takbuhan na itong motor na ito. Kasi double overhead cam eh. Tapos, isa pa dyan is naka fuel inject. Matipid. Big bike na matipid. Na expressway legal kasi 400cc nga. Tapos, liquid cool. Yan. Pwede mong itakbo ng malayuan. Diba? Kasi adventure bike to, mayroon ba namang adventure bike na malapitan lang ang pupuntahan? So, kaganda ng motor na to para sa mga malayo ang andaran eh, nga yung mamamasyal ka na may kasamang adventure riding process. Tapos isa pa nito, dahil ito nga yung big bike, syempre naka 6-speed transmission na siya. Ayan. Siyempre, kailangan mo ng kambiyuhan. Halimbawa, hahataw ka, naiwan ka na yung mga katropa mo. Nagtakbuhan yung mga katropa mo, hahataw ka, edi magagamit mo ngayon yung kambiyuhan hanggang sa agaran. Di ba?
Kasi 6-speed transmission, napakaganda na noon para sa makina niya. Tapos eto pa nagpaganda dito eh. Yung clutch niya, sinisinelas. Dapat nakasinelas ka kapag nagka-clutch ka. Kasi slipper clutch to eh, oh, di ba? Oh. Pero ang preno mo, dapat nakasapatos ha, hindi pwede. Kasi slipper clutch lang. Kung sinabi niya slipper brake, oh, di ba? Naka-slipper clutch to motor na to. Kaya maganda na. Biray mo, 450cc na naka-slipper clutch, oh, di ba? Maganda na, parang si Nakawasaki, di ba? Si Nakawasaki, naka-slipper clutch din eh. So, sunod pa dyan, bukod sa slipper clutch, meron namin siya nung tinatawag nila na ano, yung 270 degree crank angle, oh, di ba? Maganda 'yon, di ba? Kasi yung ganong setup is parang ano eh, iba daw ang tunog ng ganong setup ng makina, yung 270 degree crank angle. Parang tunog ano daw 'yan eh, tunog inline 4. So maganda ang tunugan ng motor na ito. Tapos ang isa pa sa pinakamaganda na nagustuhan ko sa makina niya ay ito. Meron siyang dual crank balance. Yan. Well, ano po ba yung dual crank balance? Ang dual crank balance po ay yung tinatawag nila na parang meron siyang balancing sa crankshaft na pag umaandar ka, syempre balance. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng balance. Ang gagawin niya is babalansehin niya yung ikot ng crankshaft mo. So, ang ibig sabihin niyan, mas malilesen pa niya yung vibration ng makina. Yan. Malilesen ang vibration ng makina, tapos mai-smoothen. Oh, may bang word na ganun? Smoothen. Mag-i-smooth yung ikot ng crankshaft kasi may balancer niya, 'di ba? So, maganda yung makina niya, 'di ba? Bre, mo yung dual crankshaft balance na yun, sa ano mo lang makikita yun eh? Sa Ducati Mono, doon ko unang nabasa yun eh, yung hypermotored Mono nila, doon ko nakita yun, may crankshaft balance din yun eh. So maganda kung tutuusin tong motor na ito, kasi ganun yung kanyang makina, yung capability ng kanyang makina is napakaganda. Kusabaga top of the line ang kanyang makina. Oo, di ba? Makina pala yan ha. E paano pa yung suspension nito? Ano to? Adventure motorcycle. Syempre, ang adventure motorcycle kung saan yan lumulusong. Oh. Sa mga putikan, batuhan, grabahan, lupaan o buhanginan. Kaya ba? Opo, kaya ba? Kaya ba ng suspension nito? Kaya! Kayang-kaya, kasi kaya ba ang suspension niya? Opo, kaya ba? KYB ang suspension niya. Yan, kilalang brand tong KYB na to eh. Kaya ba suspension? Oh. Kilala yan, sikat na sikat yan. Alam ko, parang si Nakawasaki din ata nagamit ng kaya ba? KYB o yung ibang high-end na motor nagamit ng KYB. So, bukod pa dyan sa KYB na yan, yung spark niya, yung suspension na sa unahan ay inverted pa. Diba? Naka-inverted na. Kaya ba pa? Tapos, ang travel pa ng suspension niya is nasa 200 mm. Diba? Ang laki ng travel nun. Enduro. Diba? Napakaganda ng travel ng motor na ito. Tapos, yung pang kanyang gulong. Ang gulong niya sa unahan is pang enduro din. Kasi yung size ng gulong niya sa unahan ay 1990x21. Malaki. Tapos, medyo Nabi tires pa. Oh, edi napakaganda ika nga ng gulong nito. Pero ang kanyang preno naman naka-disc brake. Oh. 'Di ba? Single nga lang, pero 4-pot naman. 4 piston caliper. 'Yun ba tawag nila doon? Basta ganoon, apat yung ano, yung pumil na galaw na ganoon, apat. 'Di ba? Yung sa iba dalawa lang o tatlo. Meron tatlo. Basta ganoon, yung sa iba dalawa lang. Yung kanya apat o. 'Di ba? Tapos malaki yung roto. At isa pa nagpaganda sa kanya is ito, yung kanyang wheel set, rayos, derayos. Spoke type na tubeless o, 'di ba? Napaka-premium, 'di ba? Premium na naman yung sinasabi natin na napakaganda ng kanyang suspension, no? Kaya ba suspension na naka single disc,
Tapos naka tubeless na Enduro tires. At hindi lang yan, ha, kasi nilagyan nila ito ng abs, ang laki na, ang lakas kasi ng makina. Siyempre yung malakas na makina, pag malakas ang makina mo, may abs ka. Eh pag mahina ang makina mo, wala kang abs. Kaya may abs to sa unahan. Yan, diba, napakaganda ng suspension niya sa unahan. So pagdating naman sa kanyang likod, eh ganun din naman. Hindi lang. Ganun din naman yung suspension niya sa likod. Kayaba din. At hindi lang basta kayaba. Adjustable yun, ha. Fully adjustable pala. Punat likod, fully adjustable. Oo. Yung sa unahan, na-adjust ang damping at saka compression. O, di mo, may damping. Masarap pala ito. Masarap pala. Suspension na ito sa unahan. May dumpling. Opo, na-adjust ang damping at saka ang compression. Pagdating naman sa likod, na-adjust naman ng kanya ang preload. O, di mo, pwede ka pang mag-text. Libre. Libre. O, di ba? Tapos hindi lang basta preload, na-adjust. Meron din siyang compression, oh. Na-adjust din ng compression, preload, at saka ito pa. Ito ang pinakamaganda, eh. Rebound. Pambasketball player pala to, na-rebound. Diba? Ang galing. Ang galing ng adjustment doon. Mati-autono mo talaga ng according sa tuning na gusto mo, kasi kompleto, eh, halos kompleto na niya. Oh, dumping at saka compression sa unahan, tapos preload, compression at saka ano, rebound, oh, 'di ba? Pang ano, eh, pang enduro talaga 'yung setup ng suspension niya, eh. Kaya ba pa 'yon, tapos multi-link suspension pa 'yung likod, oh. Napakaganda. Tapos 'yung likod niya, 'yung gulong niya sa likod, na ang sukat is 140 by 70 by 18, oh. Enduro tires, eh. Kung sa unahan ay 21, sa likod ay 18. Enduro, eh. Tapos ano pa, naka tubeless din. Tapos naka ano pa, rim type. Rim type na tube. Rim type. The derailleurs, spoke type. Spoke type na tubeless. Diba? Napakaganda. Saan ka pa makakakita ng ganyan? At naka single disc din ito sa likod, ha. Single disc, at dahil nga malakas ang makina, ay nilagyan din na ng abs. Unat likod may abs. Saan ka pa makakakuha ng ganang motor? Sa halagang 329,000 pesos, eh meron kang dual abs motorcycle. Enduro motorcycle. At dahil nga ito ay pwede mong gamitin off-road, eh nilagyan nila ng optional na pwede mong patayin ang ano sa likod, ang ABS. Kaya magagamit mo ba yun pang shred-shred nun, pang shred-shred, pang dirt-dirt yan. Kaya enjoyable pa din naman ang motor na ito, pag, diba, ang ganda, oh. At hindi lang yan, oh, pag-usapan din natin yung kanyang ano, kanyang display, yan, display ilaw, yan, yung mga headlight na yan, signal light, daylight, pag-usapan din natin yan ngayon. Hindi na pwede bukas kasi last day na, eh. Busy tayo bukas. So, ang ilaw, headlight, yung unang ano. So, pagdating sa kanyang display, meron siyang 5-inch TFT curved display. Oh, long haba ng display. Pero pa 5-inch. Pero maganda, ha? Kasi bago. Curved type siya, eh. Pero hindi ko alam kung anong magiging resulta ng ganun, yung curved type na display compared natin sa flat. Hindi natin alam. Tapos multicolor din to. Multicolor. Yung colored yan, multicolor. Colored siya, tapos may ano rin siya, yung parang pang night mode at day mode. Day mode. Daytime at saka nighttime mode, o nighttime mode, o parang napakabastos nun, nighttime mode, o daytime mode, o meron siyang ganong klaseng setup, o na nag-iiba yung kulay niya kapag gabi na, diba, nagdidilim yun, pag nagdidilim. So parang normal na ata sa mga CF moto may ganong type style setup ng ano, display, eh, no? Parang yung mga NK-NK nila, mga SM nila dati, gayon din. Na nagsiswitch. So, pagdating naman sa kanyang headlight, oh, eto na. Eto maganda. Yung headlight niya ay
LED headlight. Yan. Naka LED headlight na twin. Yan. Yan o, yung magkapataw na ganun, o. O, diba? Alam nyo ba na nauusong ganang headlight? Kasi si Suzuki, halos lahat ng model ni Suzuki, nakaganan ang setup ng headlight. Pansinin nyo lang, ha? Pati si Honda, gumawa din ng ganang setup ng headlight, eh. Alam ko yung NX 500 ganun ang setup, at saka yung isa pang 500 nila, yung Hornet ata yun, CB500, parang ganun ata yung setup ng headlight nila, parang projector light na magkapatong. Ang pinagkaiba lang niyang kay CF Moto is bold siya, naka bold, parang naka square type yung headlight. Yan. Basta ganun, iba itsura kumpara sa doon sa dalawa kong nabanggit na brand. So maganda ang ano niya, kasi yan, oh. Tapos mayroon pa siya ng bigoteng pataas, oh. Oh, yan, oh, yung kulay puting pataas. Bigoteng pataas. Saka nagkatala na may bigoteng pataas. Tapos yan, oh, yung signal light niya, oh, LED din, oh. Diba, napakaganda. LED ang kanyang signal light. Tapos ang kanyang tail light, LED din, oh. Kaya nga pag ikaw na meno, eh, kitang-kita ka sa kadiliman, eh, sa ganda ng taillight niyan, eh. Silaw na silaw, eh. Yun yung headlight, eh, pag nga ikaw ay umilaw, eh, putik, eh, mati. Napamura na, eh. Pag nag-flasher ka nga sa headlight, eh, pati aeroplano titigil, eh, sa sobrang liwanag. Saan ka pa nakakita, eh. Aeroplanong lumilipad, titigil, pinalasiran, putik. Diba, ganun kaganda yung headlight. So, yeah, tawa tayo ng tawa dito, mag-isa lang, nakaaliw tayo sa ginagawa natin. So yan ang kanyang mga kailawan at mga ka-TFT-han display yan, o. Diba, fully LED at saka fully digital ang kanyang display, o, diba. Napakaganda, so mga may safetyness pa rin para sa, sabi nga pag ginagamit mo is kailangan visible ka sa kalsada, kitang-kita ka, ikaw, kaya naka-fully LED at saka may less in maintenance mo yan, hindi naman kasi nupundihin ng mga LED. So, ano pa sunod natin yung pwedeng pag-usapan? Parang napag-usapan natin lahat, eh. Ito pala yung kulay. Dalawa lang pala yung available na kulay nito, kasi yung kulay na available para dito ay yung super blue at saka yung ayan o, yung Tundera ba yun? Hindi ko maalala kung Tundera ba o Thunder Black. Basta ganyang kulay. Kahit gray, Thunder Gray, yan. Siyang Super Blue at saka Thunder Gray, yan. O, maganda naman yung kulay niya. Attractive naman ika nga yung kulay. So, yan o. Bili mo sa halagang 329,000 pesos, magkakaroon ka ng ganang klaseng motor. Ganang package ng motor, oh. Napakaganda, diba? Tapos hindi lang yan, ha, hindi lang yan ang makukuha mo sa halagang 329 pesos SRP. Ilagay ko na ng SRP, baka kasi mamaya may magbumili, eh. Sabihin 329 pesos lang, sabi niya. So sa 329 SRP, ilagay natin na SRP para maganda. So hindi lang yan ang makukuha natin, siyempre meron yan ng mga special features yan. So ano ba ang mga special features ng motor na ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Well, unang-una, ito ay big bike. Yan, special features ba yun? Oo, pwede na yun. Special features, may masabi lang para humaba ang ating dalan. So yan, meron siyang naka-ano siya, 450cc engine niya. Tapos ito pa yung slipper clutch, o, di ba? Special features din yon, yung dual crankshaft balance, o, di ba? Special features din yon. Tapos meron siyang windshield. Yan. Yung windshield niya maganda, eh, parang hindi siya basta ordinary windshield lang na itinampal, o, na parang ganyan lang. Maganda yung setup ng windshield niya, kakaiba. Kakaiba talagang, kakaiba para sa adventure bike, yan. Adventure motorcycle, yan. Kakaiba para sa ganung bagay ba. So, ano pa meron to? Meron to rin to nung ano? Large tank capacity. Oh, malaki yung tank, eh. Kasi yung tank niya, nasa 17 liters, eh, ang kasya, eh.
Kasi adventure eh. Mayroon ba namang adventure motorcycle na 4 liters lang? Big bike 4 liters na yun. Dalawang bomba lang, wala ng gasolina. Diba? So, mayroon itong malaking fuel tank capacity. Yan, 17 liters. At dahil ito nga yung adventure bike, eh, nilagyan nila ito ng malaking radiator. Oo. Kasi alam mo, gusto mo mag-travel, kasi malaki yung tanke mo eh, gusto mo mag-travel ng malayo, eh di, nilakan din nila radiator para compatible na compatible, lumayo ka man ng malayong malayo eh, hindi ka basta-basta mabibitin, hindi ka mag-overheat ika nga, kaya may malaki siyang radiator. Oh. Tapos mayroon pa yung belly pan, oh, yung parang araba na yan, oh. Hindi ko lang alam kung plastic yan o metal o siguro hard plastic o kung whatever. Pero meron siyang ganyan na siyempre dagdag protection na din yan para sa motor. Tapos meron namin siyang adjustable seat. Yan. Adjustable seat. Yan. Meron siyang adjustable seat. O. From 800, pwede mong gawing 820 kung ikaw ay matangkad. At kung ikaw naman ay maliit na tao, eh di from 820, pwede mong gawing 800. Kaya napakaganda, di ba? Adjustable. Pang Pilipino nga, ikaw nga eh, pwede sa mga Asian country. O, di ba? Kung ikaw ay maliit na tao, eh di 800 setup mo. Kung ikaw ay matangkad, malaking tao, eh di 820 mo. Tapos may ano pa yun ha, siguro yung pwede ka mo pa sigurong bilhan siya nung pan-setup para sa yung link suspension niya, multi-link suspension niya. Pwede mo pa sigurong bilhan ng lowering kit, di ba? Kasi kung mataas talaga sa iyo yung motor, eh di bilhan mo ng lowering kit. So, yun, yun pa isa pa yun sa special features niya. Isa pa din sa mga special features niya yung ano, high ground clearance. Yan. Kasi yung clearance nito nasa ano eh, nasa 220mm ground clearance. Diba? Enduro talaga eh. Matangkad eh. So, kailangan naka ano ka, 220mm na ground clearance para kahit siguro isagasa mo to sa mga baha-baha eh, dyan sa Metro Manila eh. Kahit siguro ang bahay hanggang bayawang mo na pag kayo nakaupo sa higit. Pwede ilusong. Pero pag nasa liig na, huwag naman gayon. Nakalubog na. Depende na lang kung kayo nakahiga hanggang liig. Diba? Pwede ka. Pero kung kayo nakatayo at nakatiyad ka pa, huwag naman. At hindi na kaya. Hindi na kaya ng motor yun. Nakalubog na ang tambutso mo. Yan. So, isa pa ng special features nito ay ito. Dahil ito nga ay may abs, na open on ang abs, eh nilagyan nila ito ng traction control. Yan. Kasi pwede mo siyang gamitin on street. Yan. Nilagyan nila ng traction control para halimbawa basa ang kalsada. Oh. Eh di, meron kang traction control. Alam nyo naman kung paano gamit ng traction control eh, di ba? O kaya yung halimbawa eh magkaiba kasi ang dumadaan ka sa basang lupa kaysa basang kalsada, magkaiba ang traction niyan. Kaya meron siyang traction control na pwede mong gamitin on street. Kasi motor na to, dual sport nga to eh. On and off road, oh, di ba? Pwede sa lupa, pwede sa ano. Ito nga yung motor na ano eh, kakaiba talaga sa lahat sa nilabas ni CF Motor. So ano ba, balik pa tayo dito sa motor. Oh. Yan na nga, meron siyang traction control. So isa pa din sa nagpaganda sa motor nito, special features niya eh. Meron siyang optional para sa top box. Yan, hindi ka na mumublema ng paghahanap ng ano, top box carrier. Oh, diba? Yung luggage carrier, luggage yan. Hindi ka na mahihirapan ng paghahanap kasi meron na siyang optional para doon. Meron nang naka-ready para sa kanya. Kaya sabaga parang buy and install na hindi plug and play eh, buy and install na lang yun. Bakit yun na buy and install? Gayon na lang yung mangyayari doon, buy and install. Oh, di ba? Oh, 98765. Oh, malilate na, hindi ko naaabot eh, na traffic light.
So ganoon yun, mayroon siyang ganung special features. Yan. So ano pa ba special features ng motor na ito? Wala na akong alam eh. Hindi ko na alam kung ano pa mayroon ang motor na ito. Dahil ito ay adventure bike, eh nilagyan nila ito ng USB port. Yan. Para pwede kang mag-charge ng cellphone mo o kaya ng navigation mo, di ba? Pwede kang mag-charge. At hindi lang basta USB charger ito, ha. Kasi siyempre, halimbawa rich kid ka, ang cellphone mo yung mga iPhone o meron siyang type C. Tapos kung ikaw naman ay standard person, meron siyang type A o dalawa. O kung ano man ang charging port mo, eh meron siya. O, di ba? Kaya napakaganda. Napakaganda na cellphone na to. At yung charging ka, ano niya, 18 watts. Ayan, 18 watts ba? Parang 18 watts ang pagkakaintindi ko sa sinabi nila eh. At hindi lang yan, ha. Ito pa, isa pa to sa pinakamagandang special features na nakita ko para sa kanya. Alam niyo yung putres? Halimbawa, yung putres, yung apakan, di ba? Halimbawa, ikaw ay nasa kagubatan, nasa kabundukan, bigla kang nasemplang, yung putres niya natitiklop. Oh, diba? Ang ganda nun, diba? Natitiklop yung putres mo. Ibig sabihin nun, hindi siya mababali kasi matitiklop lang siya. Sabihin mo, nasa kagubatan ka, natumba ka ngayong motor, tapos yung putres mo naputol. Eh putres na yun na, naputol. O, diba? Eh laking ano nun, laking hassle, diba? Parang saan ka aapak, ano, nakalaylay lang yung paa mo all the time magabang nagbumoto kung putol lang yung putres, diba? So maganda yung kanyang ginama, yung putres na natitiklop. O, diba? Ganang laking bagay nun, natitiklop yung putres mo. Tapos hindi lang yan, ha, pati yung ano, ha, yung lever ng, yung inaapakang lever para sa preno at saka sa ano, eh natitiklop din, kaya napakaganda. So panalo kung tutuusin, wala ka ng sabagay, ati, parang special safety features na yun ng motor eh, yung natitiklop ang putres at saka ang ano, diba, napakaganda na nun. Ewan ko lang yung, alam ko yung brake lever at saka clutch lever natitiklop din eh. Pero hindi ko alam kung meron siyang handguard. Kung may handguard siyang kasama pag bumili ka. Kaya hindi ko sigurado kung natitiklop, kung meron din siya nung natitiklop na ganun. Pero panigurado ako yung putres at saka yung pinaka inaapakan sa putres ay natitiklop. Yun ang sigurado ako na natitiklop sa kanya. So ano pa ang special features nito? Parang lahat ata nasabi ko na eh. Wala na akong maisip pa na pangit sa motor na ito eh. Na, or pangit. Parang wala na akong maisip na ano eh, special features. Parang lahat ata nasabi ko na eh. So yun! Palagay ko naman, nasabi ko naman lahat ng nagustuhan ko sa motor na ito. Parang binasa ko lang yung manual. Nagsasya lang naman ng manual, yun daw na gusto. Pero sa totoo lang, napakaganda talaga ng motor na ito. Gandang ganda ako sa motor na ito kasi nga yung itsura niya. Kasi yung itsura niya, marami nagsasabi na ito daw motor na ito ay adventure bike. Yan. Lagi nilang sinasabi na adventure bike. Sa mga vlog, sinasabi nila adventure bike. Pero kung ako ang tatanungin, hindi siya adventure bike. Isa siyang rally. Alam niyo ba yung rally? Hindi yung mga nagbabatuhan ng monotok sa hindi yung may mga daladalang FG na sinusunog sa kalsada. Hindi yung may mga nagsisigawan ibang-sak. Hindi yung rally na yan. Ha? Hindi yung rally na yan. Yun yung rally nagkakamera na sa disyerto na may GPS. Yung may manual GPS nakakabit sa manibela instead na digital GPS. So, yung may mga sa disyerto, yung mabibilis. So, yung pong rally na yun. Napaganon yung forma niya eh. Yung tindig ng motor na to. O, diba?
ang ganda ng promo, parang pang-rally. Ganyan na ganyan yung mga gusto kong motor eh, yung parang out of this world ba? Hindi naman out of this world, kundi beyond limit ba? Kusabaga, bibili ka ng motor, i-super motor mo na, ika nga, diba? Kusabaga, kailangan yung ano mo, bibilin mo, is nakaganito na. Parang ready-made na nga ito para sa rally. Ewan ko din lang kung may pang idadagdag pa. Siguro yung mga abubot, yung mga same ano, yung mga crash guard. Diba na nga itong mga crash guard na nabibili eh. Yung ano sa kanya, mga crash guard. Madami na itong mga accessories na pwede mong bilhin. Pwede yung bag, may bag sa likod, kaya top box. O, diba? Madami na din mga accessories. Maganda na din. Kaya nga ako tutusin. Sabaga, kung anong pa mang gusto mo is pwedeng mangyari sa motor na ito. So, ano pa ba masasabi ko? Well, yun na. Yun na nga. Napakaganda nga talaga ng motor na ito eh. Ano nga ito eh? Yung kinalaban niya, hindi naman kinalaban, kundi tinatapatan niya yung mga motor ni Yamaha. Yamaha Tenere. Diba si Yamaha T7? Ano yun eh? Rally type motorcycle din yun eh, Yamaha T7. Tapos tinatapatan din niya yung si KTM. Diba si KTM merong 390 Adventure? Tinatapatan niya yun eh, 390 lang yun, pero tinapatan niya. Tapos 12 cylinder pa to. Si Himalaya, oh, diba? Himalaya 401 ba yun? Yung pinakabago o 450? Yung bago ni Himalaya, diba? Tinatapatan. Eh, Himalaya ba? Oo, tinatapatan nga niya yun. Oh. Diba? Napakaganda. As in, kakaiba. Tapos, ano pa ba tinatapatan nito? So, yun. Yung mga ganun sa category niya. Mga 400cc category. Yun yung mga tinatapatan niya. So, kung meron pa mang adventure motorcycle akong hindi nabanggit, kayo na hong bahala kumanap. At eto pa. Sayang sana, okay sana yung si ano. Alam niyo ba yung si CRF ni Honda? CRF 300 Rally. Okay sana yun. Yun sana, pantapat din sana. Pantapat sana yun ni Honda. Kaya lang, 300cc lang siya. Hindi pa siya expressway legal. Tapos yung pricing ni CRF, medyo mahal. Pero okay, parehas na, halos parehas sila ng ano, category, rally type motorcycle. Kaya lang, ito nga, yun nga lang, medyo downside tayo kay Honda. Wala tayong magagawa kung yun ang setup ni Honda. So, balik tayo kay CF Motor. Oh, yan. So, yun. Yun na lang ang masasabi ko sa motor na ito. At saka nga pa, madami nga nagsasabi na ito daw motor na ito, yung ano, unicorn, the new unicorn. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng unicorn. Siguro dahil mystical o bihira o powerful. Hindi ko rin alam kung bakit unicorn ang tawag nila. Kasi ang anong nauna nilang sinasabi ay itong si Tenere 7, si T7. Unicorn motorcycle daw. Kasi nga, dual motorcycle eh. Pero nung lumabas itong si CF Moto MT450, ito na ang bagong unicorn moto. Unicorn. So, well, siguro, pwede natin tawagin unicorn. Pero kung ako ang tatanungin, hindi unicorn to dapat eh. Dapat ito ang tinatawag na goat. Yan. Alam nyo naman kung anong ibig sabihin ng goat. Kung ano yung pinaka ano ng goat pag sinabi sa mga usapan. Pag sinabing ikaw ang goat, mayroon something nakakaiba para sa'yo. Siguro sila mga unicorn. Pero pag ako ang tinanong, si CF Moto MT450 ang goat. Pinaka-unique, ikaw nga. Something clever. Puta, English yun. Something clever. Something different, something ano. Diba? Alam niyo naman kung ano yung ginagawa ng goat, di ba? Visible mo siya, pero nangangahinagdam mo. So yan, baka muna mapunta tayo sa kambing. Usapan, balik tayo sa motor. So yan. Yan na.
wala na akong maisip pa na sasabihin pa sa bottom na ito, kasi nasabi, sa tingin ko nasabi ko naman lahat kung anong characteristic, kung ano ang visualization ko sa motor na ito. Ano nga talaga eh, ito nga talaga yung pinaka-akma para sa ano eh, sa FJ Moto na yan. Yan, FJ Moto Mountain Cross Adventure, yan. Kasi nga, big bike, oh. On and off-road, oh, pasok. Lightweight, oh, pasok. Budget-friendly, pasok. Oh, diba? Napakaganda ng motor na ito. Kahit nga siguro doon sa Manubela Challenge, yung palabas ni na ano, ni na Rason, yung bago ngayon ni ano, hindi ko KDR ata niyan. Ano, hindi ko maalala kung anong pangalan ng pinaglalaruan nila, yung sa may Manubela Challenge. Pwede rin ito doon eh, kasi una expressway legal, big bike po. Capable to do dirt shredding and do something crazy. Oh, di ba? Pasok din. Kasi ang main ano lang naman ni ano is kailangan big bike ka para makasali ka dun sa contest nila na yon, yung Manubela Challenge na yon. Oh, di ba? Napakaganda. Pasok na pasok talaga, tapos ang gaan pa niya, kaya ano, kaya pwedeng-pwede talaga. Meron niya ako napanood eh, kinu-question nila yung isang enduro, yung beta. Kinu-question yung beta na enduro kasi kung titingnan mo nga naman yung beta na enduro, para lang siyang 300cc na motor. Pero sa totoo lang siya ay 450cc na enduro motorcycle at street legal. Yung kasi ang kailangan nila eh, street legal. Kaya dapat talaga may headlight, signal light, tail light at kung ano-ano pang mga kailawan meron siya. Kasi baga, normal motorcycle na gagamitin mo para sa mga ganong klase na big bike. Yan. So, ano pa ba masasabi ko? So, sa tingin ko naman ah. So, sa tingin ko naman, nasabi ko na lahat. So, yan o. Yan o ang aking buong detalye kong natutunan at aking yung detalyeng nalaman sa CF Moto MT450. Yan. Alam niyo na kung bakit gustong-gusto ko ng motor na yan. So, kung bibili ba ako niyan? Well, yes, magagamit ko naman yan. Expressway and local roads. And siguro matipid na lang. Matipid siguro yan. Kasi nga, ano siya eh. Yung 450cc lang naman siya eh. So, medyo matipid. Sabihin na natin na fuel consumption niyan ay estimated lang ha. Estimated na 30 km per liter yan. Depende pa rin siguro sa throttle habit mo yan. Pero man, siguro nasa ganong ano na siya, 30 km per liter. O maaaring humigit pa, depende siguro sa ano niya. Maging 40, maging 35, o yan. O, 40, ang 40 parang nasa 150cc lang ata yan. So anyway, yan na. Yan ang aking buong detalyeng natutunan para dito sa CF Moto MT450. And sana ho ay nakonbinsi ko kayong bumili. Pabang ano ha, pabang reseller ha. So yan ho, yan naman. So sana ho ay may natutunan kayo sa ating mga daldalang ito. Pabang kwentuhan normal lang ba yan. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwentuhan and mag-comment pala kayo ha. Mag-comment, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel para malaman ko kung ano ba yung mga feedback na pwede nating baguhin, i-improve o satisfied ba tayo o kung ano pa man ang inyong nagustuhan. O yan. So, ano pa ba? Ayan nga pala, salamat nga pala sa mga nag-like. Yan, parang ilang beses din lang nag-like yung aking sarili sa aking video. Tinalay ko yung video ko. Siyempre, gusto ko yun. Gustong-gusto ko yung video ko yun. Natuwa ako sa mga video. Kaya nilalike ko. Yan, sa mga nag-like, nag-comment, yan. At sa mga nag-share, yan. Maraming pong salamat. Yun nga pala, naalala ko sa mga nag-subscribe. Maraming pong salamat sa inyo. Nadami tayo ha, kahit paunti-unti. Pero okay lang yan. Siguro, and just few times pa siguro. Siguro, hindi ko palang ma-hit yung talagang tinatawag na kiliti ng tao. Kaya siguro, konti pa rin lang yung subscriber natin. Tsaka, yun nga pala, salamat nga pala doon sa mga nag-comment. Yan. Meron akong dalawang bagong comment eh. Si Jimwell. Yan, si Jimwell. Jimwell ba yun? Oh, si Jimwell. Si Jimwell kasi nag-comment. Oh, so, sana nasagot ko yung comment mo and ride safe po sa inyo.
Pati rin po si ano, nag-comment si Max, Max ano ba yun? Miko? Max Miko? Rad Miko pala. Kaya mo, hindi ko alam kasi hindi ko talaga na ano, nakita ko lang yan. Si Rad Miko? Rad Miko to ba yun? Rad Miko? Basta ganun, si Rad yan. Maraming maraming salamat sa inyong comment. Ang comment niyo ata ay ano eh, yung presyo sa Duke, sa Duke. Kasi marami nagtatanong ng presyo ng Duke. So wala pa naman, parang wala pa akong balita sa presyo niya dito sa atin. Saka parang wala pa siya dito sa atin eh. Ang binibenta pa sa atin na Duke ay yung luma pa. So yun, maraming maraming sa yung comment. Yan, no, meron siyang suggested price. Meron siyang sarap price doon na nilagay. So maraming maraming po salamat sa inyo. Yan, ano, maraming maraming po salamat. At dahil oh, imagine mula ano ha, mula Santo Tomas, mula sa Tanawan hanggang dito, nagdadaldal tayo ang haba ng ating daldalan na ito. Pero at least medyo enjoy naman. Parang relaxing lang ang ating pag-share info. So yan ha, maraming salamat sa inyo lahat. At hindi ho kayo nagsasawa at nagpapabudol sa akin. At lagi nyo ang tatanda, mag-ingat ho palagi. Gawang ano ngayon ha, yung pabago-bago ang panahon. Yan, eh, alam nyo na, pabago-bago. Nung isang araw nga, umulan. Tapos biglang uminit. Tapos sabi, pagdating ko ng kabilang barangay, mainit na, naulan na naman eh. So, mag-ingat ko palagi. Always take care of yourself. And iisa lang ang ating buhay. So, ingatan natin. So, yan ha. Hanggang dito na ako. Ako si Ayat, kayo may nanonood ng aking channel. Mami po salamat. Bye-bye. Woohoo! Woo! Yate, walk in the park. Si kuya pala.